ang reputation napakahirap buuin, napakahirap iangat, and napakadaling masira. So in an instant pwede mong masira yung reputation mo. So magandang ano, i protect your reputation. Ianlucero, but I use my artist name, which is Taipan Lucero, so it's more memorable. I do Baybayin calligraphy, which I call calligraphy Filipino. Naspark lang yung interest ko to create Baybayin calligraphy nung nagtrabaho sa Japan, na may kasamang training ako doon ng Japanese calligraphy para maintindihan at maisa sa buhay yung kanilang design philosophies, art philosophies. So yung habang ginagawa ko yon, naisip ko parang pwede na natin to gawin sa ating kultura. Gano'ng kamahal ng mga Hapon ang kanilang kultura, kanilang bayan, pwede natin naman ito gawin. Well, if there's one person, I guess na-inspire ako dun sa calligraphy sensei ko, si ano, Haruyo Fukuoka, na habang tinuturuan niya ako, nakikita ko, nararamdaman ko yung kanyang pagmamahal talaga sa kanilang kultura. And dun ako na-inspire na gayahin ito, i-apply ang kanilang pagmamahal gaya ng mga Hapon, kung paano nila ginagawa yun. Gawin natin sa kultura natin. Ano lang talaga, practice ng craft ko. Kasi mas madaling gumawa ng identity kasi bago. Parang bago siya. And ako mismo yung nag-iimbento ng or gumagawa ng mga character ng baybayin na calligraphy form. So, sa tingin ko parang mas madaling proseso ito for me. Kasi yun nga, parang wala siya, hindi siya masyado formal, may parang wala masyado gumagawa. So, no, your own like look and feel na talagang maia-associate talaga sa iyo, na talagang pag nakita para uy, gawa to ni ano, ganyan, gawa to ni ganyan. Stick to your brand, your ano, your knowledge. Even before na mapunta ako sa Baguio, naging inspiration ko na yung lingling o form, which is fertility charm of the Cordilleras. So, in-incorporate ko siya sa baybayin artwork ko before, na yung shape niya, shape ng lingling o, pero yung laman niya, parang ano, characters ng baybayin. So, I guess, parang without even consciously knowing na kailangan ko isama yung Baguio or Cordillera, parang nandun na siya kasi alam kong magandang form siya and napaka-rich ng ano ng meaning nito sa ating bayan, hindi lang for the Cordilleras, pero sa buong Pilipinas at sa mga tao na. Madami yung mga talagang from Baguio, sila Tatay Kidlat talaga, sila Kuya Kawayan, Ate Nona. They're all very active din sa community, hindi lang as great artists na nagbibigay ng sining nila para sa mundo, pero nagko-contribute din sila sa community. Talagang
parang si Tatay Kid lang talagang andyan siya lagi, kumakausap ng mga tao tungkol sa knowledge, sa indigenous knowledge niya. I guess my most memorable artwork was actually yung Lingling of Form, kasi yun yung first painting na ginawa ko way back in 2016. So I was trying to make a portfolio kasi bago lang ako gumagawa nun sa art world, and gumagawa ako ng body of works para isubmit as a proposal para sa exhibition. And yung Lingling of Form na yun, which is nakalagay, is Sikhay, which is Bisaya, and it means fervor or zeal, parang passion, ganun. So memorable siya dahil parang kinocombine ko yung two different sort of cultures, ganun, di ba, from Cordillera at Bisaya. So yun, nagustuhan ko. And of course, yun yung first work na ginawa ko. Fashion for me, I think, is how you express yourself through your clothes. Nung bata ako until medyo up to college, wala akong masyadong pakialam sa sinusuot ko. Pero naisip ko na kailangan din ito kung makikipag-usap ka sa tao, kailangan presentable ka. Hindi pwedeng yung kung ano-ano lang suot mo. Kasi lalo na ngayon, kung gusto mong matreat as a professional, kung gusto mong seryosohin ka, kailangan seryoso din yung pag-present mo sa mundo. So, importante talaga ang fashion din. Not in the sense na parang gusto mo magmayabang, na mapera ka, ganito yung suot mo. More on, parang ano din, self-presentation. As a Filipino people, should support our own artists from Cordilleras to from the Visayas, Mindanao, wherever, dahil parang tayo yung unang line of support ng mga artists. Dahil kung sino pa bang mag-appreciate ng mga artists natin kundi tayo dapat muna. Kasi medyo nakakainis yung ganun na parang kapag yung international community yung naka-notice sa isang artist, kunyari dun lang biglang papasok yung mga Filipino people to support. Parang medyo nakakainis yung ganung minsan nangyayari, na bakit kailangan natin ng validation from the outside world, the other countries, before we support our own. Tayo yung magsimula, na parang we build on our own. Kunyari, gagawa tayo ng series on our folklore or anything about our culture. Tapos, dun mag-emanate eh. Dun magsisimula. And then, that's how the world sees our culture. Na parang, if we ourselves support and love our own culture, parang mas maiinganyo yung outside world na pumasok din and sumuporta. That's what happens with yung mga so-called very cultural rich countries like the Japanese, the Chinese, the Europeans. Kasi sila mismo yung nagsisimula eh. They live their culture, they support their culture. Kaya everyone else wants to be part of their culture din. Gusto nila ma-experience, gusto nila i-live. Well, so far the most challenging part was the beginning. Kasi nagsimula ako as a in the advertising world, marketing world. Hindi talaga ako artist to begin with. So, nung nagsisimula ako, naghahanap ako ng style ko and nagpipitch ako ng mga ganyan sa mga gallery. Syempre, madami, halos lahat doon hindi nagustuhan, parang gusto nila yung medyo commercial. Yung sa akin kasi medyo parang cultural, medyo diplomatic, medyo institutional, parang ganun yung instead of commercial. So thankfully nakakuha naman ng support through the NCCA, ganun, National Commission for Culture and the Arts, and nakita nila yung merit ng ginagawa ko, and dun nagkaroon ng I guess validation in on my end, na parang may mapupuntahan yung ginagawa ko, na may as an artist may support naman kahit papaano. And yun. And yun talaga yung simula, yung medyo yung mahirap, na kung
paano mo ilalabas sa mundo, paano mo i-communicate yung art mo, paano mo i-share, ganyan. So far, yun pa lang naman yung medyo mahirap. Ngayon na medyo na nakikilala na, na-establish na ng konti kahit paano, medyo mas umaayos na. Pero syempre, nandiyan pa rin yung mga challenges like to communicate more to the world. I guess I want people to remember me through my contribution, which is calligraphy Filipino. Gusto ko talaga ipakita sa mundo na napakaganda ng kultura natin, and our ancestors were literate. They knew how to read, how to write, even before dumating yung mga mananakop. Nakita nila na yung mga ninuno natin, sobrang yaman ng bansa natin, parang malaman ng mga kababayan natin na napakaganda ng kultura natin, napakaganda ng pre-colonial culture natin na pwede nating itong balikan, pwede nating i-relive, pwede nating pakita sa mundo na talagang we were materially and culturally rich. Message to aspiring artists, as if ako naman nagsisimula pa lang din naman ako, gusto ko lang din sabihin na you develop your own style, your own brand, and you stick to it, na para talagang maintindihan ng mga tao kung ano yung gusto mo ipahiwatig, kung anong gusto mo i-communicate sa mundo. So napaka-importante yung branding mo. Kailangan consistent, kailangan kung nandito ka sa path na to, parang stick to that path, I guess. Definitely hone your communication skills. Maganda rin na magaling kang kumausap, magaling kang mag-market din yung sarili mo. Kasi kung yung typical artist na medyo secluded, medyo nandun ka lang sa sarili mong element, parang medyo mahirap ilabas yung art sa ganung paraan. So magandang ideya na magaling kang kumausap ng tao, magaling ka din magsulat, mailagay mo sa writing yung kung gusto mo i-communicate. Ang reputation, napakahirap buuin, napakahirap iangat, and napakadaling masira. So in an instant, pwede mong masira yung reputation mo. So magandang protect your reputation. Ten years from now, I am hoping to have had multiple international exhibits. One of my goals is to have calligraphy Filipino artworks in embassies or offices ng Filipino consulates. Hopefully, magsa-start na next year kasi sana makakapunta ako sa San Francisco and bring my art there. So hopefully, yan yung first step. And then, sana in 10 years, makakita ko ulit tong video na to and nakapag-exhibit na tayo, lalo na sa Spain. Para kunyari, makapakita natin sa mga Spanish na uy, ganito yung kultura natin, na meron tayo before you came here, na napakaganda ng kultura natin, our ancestors are really literate, ganun. Yun, more exhibitions, more workshops, more talks na talagang to propagate na yung kagandahan ng ating sinaunang sulat.